ang two-time defensive player of the year na sentro ng Utah Jazz, ang unang player din na nagpahinto ng NBA season. Ito ay walang iba kundi si Rudy Gobert, na kinikilala ngayon na best defensive player sa NBA at baka sa buong mundo pa. Si Rudy ang isa sa mga players na may unexpected journey sa kanyang basketball career, mula France papunta sa NBA. At ngayon nga ay napasama na siya sa kanyang unang All-Star selection ngayong 2020 All-Star Game. Kaya hindi ko na patatagalin ito mga pre. Para sa episode na to ay balikan natin ang naging kwento nitong si Rudy Gobert. Back to basic tayo, magsisimula tayo pagkabata papunta sa NBA at ang isang bagay na natupad niya sa kanyang basketball career. Kaya simulan na natin. Si Rudy ay nagmula sa France. Anak siya ng dating member ng France basketball team na si Rudy Borgarel na naglaro dati sa Marist College noon sa New York. Naging kakampi pa niya noon ang dating sentro ng Indiana Pacers na si Rick Smith. Ang mag-amang Rudy ay may tangkad nga na 7 feet na naglalaro pa ang tatay ni Rudy noon sa Amerika. May average nga ito na 10 points, 6 rebounds at 1 blocks per game. Sa kwento ni Rudy, noong napanood niya ang mga highlights ng kanyang ama, ay athletic nga ito katulad niya. Ayon pa sa mga dating announcer na nakausap nga nitong si Rudy na naging part ng Marist College, ay matinding low-post player ang tatay niya. Nang 1989 ay dito sana sasali sa NBA trap ang tatay ni Rudy. Kaso nga lang ay puwersahan siyang pinag-commit sa French National Basketball Team. Ayon pa sa kwento ni Rudy, noon ay malaki ang chance talaga ng kanyang ama na madrop sa NBA. Hindi rin kasi pinayagan ang tatay ni Rudy noon na sumali sa NBA draft dahil kasabay noon ang military service nito. Kung sakaling naglaro ang nakakatandang Rudy sa NBA ay baka wala ngayon si Rudy Gobert sa liga. Ito kasi yung isang sinasabi niyang pangarap ng kanyang ama sa kanya. Nang bumalik na ang tatay niya sa France ay dito naman nakilala nito ang kanyang ina na si Corinne Gobert. So ito yung kakaibang kwento dyan mga pre. Si Rudy ay tinuturing na isang biracial na naging isang issue habang lumalaki siya. Nang 3 years old na si Rudy, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Dito niya ginamit ang last name ng kanyang ina. Ang tatay niya ay bumalik sa Guadeloupe, France para maglaro ng basketball. Tapos si Rudy ay nanatili sa nanay niya sa Saint-Quentin, France. Habang lumalaki itong si Rudy ay nakaranas siya ng discrimination sa lugar nila. Dahil doon, basta hindi puti ay tinatawag nilang black para sa kanila, kahit anumang lahi. Dahil sa active ang kanyang ama sa basketball, sinabi niya dito kay Rudy na dapat i-improve niya ang kanyang pangangatawan. Kaya sa edad na 13 years old ay iniwan niya ang kanyang ina sa Saint-Quentin para maglaro ng professional basketball. Nang 2005 ay hindi pa naman siya talaga naglalaro sa French League pero kasama na siya sa training camp ng team. Nang 2009 naman ay nagsimula na siya maglaro para sa junior team at nakasama na sa FIBA Under 18 Championship kung saan ay siya naging best team rebounder. Na mga time na yon ay nasa 7 feet na nga ang tangkad nitong si Rudy. Mula 2009 hanggang 2013 ay naglaro siya sa parehang junior at senior team kung saan ay medyo limitado ang playing time niya dahil sa sobrang bata pa noon ni Rudy. Pagpasok ng 2013 ay dito na siya nakasama sa senior team. Kung saan nga ay meron na siyang average na 8 points at 5 rebounds per game sa loob yan ng 27 minutes. Dito ay nakita na siya ng scout ng NBA bilang isang projected lottery pick noon. Ito ay dahil sa kakaibang physical appearance ni Rudy. Sa draft combine ay meron nga siyang measurement na 7'8 na wingspan. Tapos ito pa, standing reach ni Rudy ay nasa 9'7 or sa madaling salita, pag tumiad nga lang siya ay abot na niya ang ring kaya binansagan siyang steeple tower. Sa NBA draft ay pinili siya ng Denver Nuggets bilang 27 pick. Tapos na-trade din agad siya sa araw ng selection sa Utah Jazz. Si Rudy ang isa sa mga NBA player na naglaro din sa D-League na grabe ang in-improve ng game. Sa unang season nito sa Utah ay nakapaglaro lang siya ng 45 games at limitadong minuto pa ang binibigay sa kanya. Pabalik-balik din siya noon sa D-League sa unang season nito. Nang pangalawang season ni Rudy ay malaki ang improvement na pinakita nito. Mula sa 9 minutes per game ay umangat ito sa 26 minutes per game at nakakasama na siya sa starting lineup. Si Rudy ang isa sa naging best defender noon sa NBA at nakapag-set pa siya ng kanyang career high na 7 blocks. At dito ay nagkaroon siya ng 8 points, 9 rebounds at 2 blocks per game. Karamihan ng puntos noon ni Rudy ay nasa loob ng paint. Meron nga siyang field goal percentage na 60% na sobrang taas niyan mga pre. Sa 2015-16 season ay nagkaroon ng minor setback sa karir ni Rudy. Noong December 2, 2015 ay nagkaroon siya ng injury na hindi siya nakapaglaro ng halos isang buwan. Pero sa season naman na to ay naging part siya ng starting lineup para dito sa Utah.
Dito ay halos same numbers pa rin ang binibigay niya at may mataas na percentage lalo na ang defensive efficiency. Binigyan din siya ng contract extension noon ng Utah na may halaga na $102 million sa loob niya ng 4 na taon. So alam niyo naman yung sumpa sa NBA na pag nagkakaroon ng malaking kontrata ang isang player ay nagkakaroon nito ng injury. Pero si Rudy ay lalong tumaas ang level ng kanyang game at naging isang legit big man ng NBA. Sa 2016-17 season, kung saan ay naging isang playoff team na ang Utah dahil na rin sa depensa nitong si Rudy, sa loob kasi ng 33 minutes ay may mataas siyang efficiency sa parehong opensa at depensa na may percentage sa field na 66%, 2 blocks kada game at 12 rebounds. Hindi talaga siya yung sentro na i-score ng malaki at ang gagawin talaga niya ay papahirapan niya sa loob yung tatangkang umiscore sa kanya. Sa haba ba naman ng mga kamay nitong si Rudy ay siguradong aabuti ng kahit sinong player. Ang isa na siguro sa pinakamagandang what if ay kung nagkaharap nga ang 2009 version ni Dwight Howard at itong si Rudy na parehong defensive monster na. Ito kasi yung interesting dyan. Sa 11 games ni Rudy at ni Howard mula 2013 hanggang 2019 ay nagkaharap sila ng 11 beses. Mula kasi 2013 hanggang 2016 ay minama ni Howard itong si Rudy na hindi pa naman kalakasan noon sa NBA. Pero itong si Howard ay unti-unti nang humihina ang laro ng mga time na yun. Pero mula 2017 hanggang 2019 ay dito bumawi si Rudy kay Howard na nanalo nga siya ng 5 sunod-sunod na beses. Pero si Howard ay nanalo naman ng 6 na beses sa 11 games na yun. Kung sakali nga nangyari yung 2009 version ni Dwight Howard laban dito sa 2019 version ni Rudy Gobert ay magandang laban yon kasi pareha silang halimaw sa depensa ng mga time na yan. Ang 2017-18 season naman ay naging minor setback ulit dito kay Rudy. Nagkaroon kasi siya ng problema sa kanyang kanang tuhod. Ito nga ay noong November 12, 2017 na hindi siya nakapaglaro ng 11 games. Pagbalik naman niya noong December 4 matapos lamang ang 11 days ay nagkaroon ulit siya ng injury sa kanyang kaliwang tuhod. Na hindi rin naman nagtagal ay nakabalik ulit siya noong January 2018. Nakapaglaro pa rin siya ng total na 55 games. Sapat na yon para manalo siya ng kanyang unang Defensive Player of the Year noong 2018. Ito pa mga pre, noong 2018-19 season, sabi ko nga kanina ay magandang harapan sana yung Dwight versus Rudy kung nasa prime sila. Sa season kasi na to ay isang all-star caliber player na talaga si Rudy at marami mga highlights sa taon na to. Nakagawa nga siya ng kanyang career high na 25 rebounds at naging player of the week siya sa unang pagkakataon sa kanyang basketball career sa NBA. Ito rin yung taon na nilampasan ni Rudy Gobert ang record nitong si Dwight Howard para sa pinakamaraming dunk sa isang season. Si Howard kasi ay may record na 269 dunks noong 2007-2008 season, samantalang si Rudy ay nagkaroon nga ng 306 noong 2019. Kaso nga lang ay inisnab pa rin siya sa All-Star Selection, pero sa taon naman na to ay nanalo siya ng kanyang ikalawang Defensive Player of the Year. At ngayong taon 2020 ay natupad na nga ni Rudy ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya, ang makapasok din sa All-Star Selection. Kasi ang tatay niya ay nangarap maglaro sa NBA at yung pagkakasama niya sa All-Star Selection ang magsasabi na natupad niya talaga ito. Noon kasing 2019, nang hindi siya nakapasok sa All-Star Selection, ay tumawag ang kanyang ina na umiiyak dahil doon. Sinabi na lang nito na i-delete niya ang mga comment at messages sa kanilang social media account. Nang mapili naman siya sa 2020 All-Star Selection, ay gusto naman sana niya mapanood siya ng kanyang ama sa All-Star Game. Kaso nga lang ay hindi na ito komportableng sumakay ng eroplano kasi halos 15 years na rin siyang hindi sumasakay dito, ayon niya kay Rudy. At sa TV na lamang panonoorin ng kanyang ama itong si Rudy. Dahil na din sa wala naman silang financial issue ay every year ay umuwi nga siya sa France para lang makita ang kanyang ama. At masaya na ito na natupad dito ang pangarap ng kanyang ama ang makapaglaro sa NBA, ma-recognize at mapasama sa All-Star Selection. Ang susunod niyang goal ay makakuha naman ng NBA Championship. Kaso nga lang dahil sa issue ng virus kung saan ay nagpositibo itong si Rudy Gobert at itong kakampi niya si Donovan Mitchell ay nasuspend nga ang NBA at matatagalan bago ulit magsimula. Maganda na ang pinapakita ng Utah ngayong season at ito ulit ang isa sa mga setbacks sa kanyang basketball career. Ngayong March 2020 ay nagpapagaling na itong si Rudy dahil sa virus at malaki naman ang chance na makarecover ito. Dahil physically fit naman itong si Rudy Gobert. Kasama ang kanyang ka-teammate na si Donovan Mitchell. So yan mga pre ang naging kwento ng isa sa best defensive player sa NBA at ang isang malaking what if sa pagitan ni Dwight at itong si Rudy na kung tutuusin ay isang magandang matchup talaga.
So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.